Ika-26 ng Nobyembre, Martes, ng 34 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. May ilang nag-uusap tungkol sa templo at sinabi nila na may magagandang bato ito at mamahaling palamuti. Sinabi naman ni Jesus, "Darating ang mga araw na walang matitirang magkapatong na bato sa lahat ng inyong nakikita. Iguguho ang lahat." Nagtanong sila sa kanya, "Guro, kailan ito mangyayari at ano ang tanda na sumapit na ito?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo at baka kayo madaya. Maraming aangkin sa aking pangalan sa pagsasabing, 'Ako ang Mesiyas, ako siya, at palapit na ang panahon.' Huwag kayong sumunod sa kanila. Sa pagkabalita niyo sa digmaan at mga kaguluhan, huwag kayong maligalig. Mangyayari muna ito, pero hindi pa ito ang wakas." At sinabi niya sa kanila, "Magdidigmaan ang mga bayan at maglalaban-laban ang mga kaharian. Magkakaroon din ng malalakas na lindol sa maraming lugar. Magkakaroon ng taggutom. Magkakaroon ng mga kakilak-kilabot na bagay at ng malalaki ring kababalaghan sa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, "Guro, kailan ito mangyayari at ano ang tanda na sumapit na ito?" "May katapusan ng lahat. Walang permanente sa mundo. Pero sa takbo ng pang-araw-araw na buhay, tila nawawala sa kamalayan ng tao ang katotohanan ito. Nawawaglit sa isip na panandalian lang ang lahat. Kumikilos ang marami na parabang magpapatuloy lang ang lahat sa pagtakbo ng panahon. Kaya kapag katapusan ng isang bagay ang mapag-uusapan, napupukaw ang atensyon ng lahat." Ito ang atensyong naakit ni Jesus sa pahayag niyang mawawasak ang templo ng Jerusalem kaugnay marahil ng naghahalong pangamba at galit. Sigurado si Jesus sa kanyang propesiya, maraming tanda ang darating, maraming magpapanggap na sila ang Mesiyas, may mga balitang kakalat tungkol sa mga digmaan at mga kaguluhan, marami pang iba. Sa lahat ng ito, ang habili ni Kristo, "Mag-ingat kayo, huwag kayong sumunod sa kanila." Hindi pagkatakot at pagkapit sa kahit kanino dulot ng pagkalito ang tugon sa anumang katapusan, kundi malalim na pananampalataya na si Jesus mismo ang tagapagligtas. Kahit ang katapusan ay nasa kanyang mapagpalang kamay. Pagsasagawa, lungkot, pangamba, takot o galit. Pawang mga likas na damdamin sa harap ng inaayawang katapusan, pero mapipili pa rin nating manampalataya kay Kristo. Anong dapat mong alisin o pangibabawan para mas maging ganap ang iyong pananampalataya?